So what's up mga freak, ngayong araw na ito ay magbibigay po tayo ng munting tutorial tungkol sa photography or specifically na product photography po. Kasi napakarami po tayong mga gamit na nabili sa Shopee pati sa Lazada na natenga na lang dito sa bahay kaya gusto nating i-dispatch, okay? Ibibenta po natin ulit sa Shopee. Okay? Kasi ganito muna siya karami. Ito po sila lahat, okay? Napakarami po nito. Basically, karamihan po dyan ay hindi pa nabukas, okay? Hindi ko pa nabuksan kasi mga hindi nga natin nagamit kasi order lang tayo ng order, hindi naman natin ginagamit. Yung iba nga ay medyo dalawa yung na-order natin, kaya yung iba hindi natin nagamit, yung isa lang yung nagamit natin, kaya ibibenta po natin yan ulit. At yan po ang ating ipipicture ngayon. So magandang hapon lang po mga freak. Tulad yun ang pagkasabi ko sa intro, magbigay po tayo ng munting tutorial ngayon tungkol sa product photography. At ang gamit nating camera ngayon ay ang ating Sony Nex. Okay, yan po ay ang Sony Nex natin na isang mirrorless DSLR. At gamitan po natin siya ng external flash tulad dito na pwedeng maging slave. Okay, ito po ay isang murang flash lang po ito. Mumurang flash lang. Pero magandang brand po ito. Ito po ay gawa po ito ng Andur, ng Viltrox. Okay. Pwede ang Viltrox po ay isang premium brand po ng China na gumagawa ng mga camera accessories. Okay, Viltrox. Medyo mamahalin din yung ibang gamit nila pero ito pong flash nila. Okay, ito po ay isa sa pinakamurang flash nila na 1,000 plus. Pero napakaganda po nito kahit na walang connection sa iyong camera ay pwede siyang gawing slave. Kumbaga, pwede siyang mag-flash kahit na walang connection. Basta mag-flash to, sasabay rin siya. Okay, example, subukan pa natin yan po. Okay, automatic po yan siya. Kahit ang walang connection, basta may battery lang siya. So ito po ang ating gagamiting flash ngayon. Pero kung halimbawa wala po tayong DSLR o wala tayong mirrorless camera tulad nito ay pwede naman po gamitan natin ng cellphone. Lahat po ng mga cellphone ngayon ay napakaganda na. Okay, napakaganda na sa product photography. Basta ang gamitin lang po natin ay yung soft focus na tinatawag ng Samsung. Kung Samsung ang inyong cellphone ay punta lang kayo sa soft focus or iba't ibang camera po, iba't ibang ang tawag nila doon. Sa setting yung halimbawa yung foreground lang po ang napofocus, yung sa unahan lang. Halimbawa ito, i-picture natin. Yung sa unahan lang yung focus tapos yung background niya ay blur. Yun po ang ating gagamitin ngayon. Yun po ang ating feature na gagamitin sa ating cellphone. Pero kung halimbawa mirrorless po ang gamit natin tulad nito na pwedeng interchangeable na lens or pwede nyo i-setting yung lens ay ilagay nyo lang po sa pinakamababang aperture. Okay? Yung settings po sa inyong camera, ilagay nyo sa pinakamababang aperture para nang sa ganun ay ang mag-focus lang ay yung sa unahan, yung product ninyo, tapos yung background niya ay blurred po. Okay? So, umpisa na po natin. By the way, bago po tayo mag-umpisa, ay dadagdag ko muna kung ano nga ba ang pinaka-importanting bagay na kailangan po natin para sa product photography. Para sa product photography po, hindi tulad ng landscape photography ay kailangan po natin ng magandang ilaw. Okay? Hindi po tulad sa landscape. Kung halimbawa sa landscape po tayo, landscape ang ipipicture natin, yung mga mountain, mga waterfalls. Hindi po natin kailangan ng ilaw kasi unang-una ay may natural lighting naman yung mga waterfalls o yung mga bundok, okay? Or yung mga beaches ay maganda po yung ilaw. So, sa product photography po ay iba, okay? Kailangan po natin ng magandang source of light. Tulad po ng ating source of light dito, ipapakita po natin sa inyo. Okay, yan po ang ating studio light. May dalawang studio light po tayo dito, okay? So, although mga studio light po tayo, kulang pa yan. Okay, dapat po yan at least mga tatlo or apat na studio light ang nakatutok po sa ating subject or sa ating product para mas maganda po yung output. Pero kung halimbawa wala po tayong studio light, tulad ng gamit natin dito, ay pwede naman po yung natural lighting. Okay, natural lighting po ay tulad nito. Okay, halimbawa may bintana tayo, ilagay lang natin sa bintana. O dito, halimbawa dito yung ating mga product. By the way, yan na po ang ating mga product na ipipicture. Ilalagay po natin sa malapit sa bintana tulad nito or dito halimbawa yung maganda po yung source of light tapos magpipicture po tayo sa at least sa umaga or sa tanghali yung kung saan yung ilaw ay sobrang lakas or yung malakas talaga yung ilaw. Para lang sa ganun ay hindi na tayo mangailan ng external na flash tulad nito or kahit na yung studio light. Halimbawa wala po tayong studio lighting, okay? By the way, kahit po cellphone lang ang gamit natin, kailangan pa rin natin ng magandang source of light. Para lang sa ganun ay maganda po ang kalalabasan ng ating picture. At idagdag ko na rin po kung halimbawa magpipicture po tayo na mayroong shiny surfaces ang ating paglalagyan ng mga produkto. Example po ay tulad nito. Okay, sa nakita niyo po ang ating marble ay mayroon pong shiny surfaces. Tulad niyan, nakikita niyo po ang reflection ng ilaw. Okay? Kung halimbawa may surface po ganyan, yung
lalagyan po natin ay salamin or marble or kahit na reflective surface po ang paglagyan natin ng produkto ay kailangan natin po ng tinatawag na magic filter tulad nito. Ito po ang tinatawag din nilang circular polarizer. Okay? Ang circular polarizer po ay kinakabit po ito sa lens. Okay, dito po sa lens niya. Pero hindi po ito ordinaryong filter lang. Okay? Napipihit po yan siya. Na-adjust siya. Meron po siyang adjustan. Ang adjustan po niya ay nagda-darken po ito. Pwede siyang mag-dark, tapos pwede siyang mag-light. Pero ang function po nito, okay, ang function po nito is hindi po sa pagda-dark ng image. Kumbaga, pag nakakabit po ito sa ating camera, mababawasan niya yung reflection po sa ating reflective surface. Sa ating reflective surface tulad dito ng marble or ng salamin. Kung halimbawa yung paglalatagan natin ng produkto ay merong shiny surfaces, dapat lagyan natin ng filter tulad nito, yung tinatawag na circular polarizer or CPL. At para naman po sa setting ng ating camera, ng DSLR or ng ating mirrorless or kahit na cellphone, yung ibang cellphone po ay pwede nang i-adjust, depende po sa app na gagamitin nyo. Pwede nyo rin i-adjust yung kanyang aperture pati yung shutter speed na tinatawag. Okay, yun po ang pinaka-importanteng bagay sa isang camera, yung shutter speed pati yung aperture. Well, depende po yan. Kung halimbawa magpipicture po tayo ng malapitan or halimbawa may ipofocus po tayo, may feature tayo ng product na ipofocus natin ay dapat ilagay natin sa pinakamababang aperture. Example aperture niya is 2.8 or 3.5. Depende po sa kakayanan ng ating lens. Kasi yung ibang lens po ay hanggang 3.5 lang yung kakayanan niya, yung pinakamababang aperture niya. Yung ibang lens naman ay hanggang 2.8. So ilagay po natin sa pinakamababang aperture. Tulad din po sa ating cellphone, kung halimbawa ang ating iPhone or ang ating Samsung or ang ating kahit anong cellphone natin ay pwedeng ibaba yung aperture sa pinakamababang lens. Yun po ang gagamitin nyo. Kung halimbawa, mag-focus po kayo ng specific na characteristic ng inyong subject or ng inyong product. For example, if focus natin yung kanyang brand name or yung mga details ng produkto ay dapat yung pinakamababa talaga yung gagamitin nating aperture. Parang sa ganun ay mag-focus siya doon. Tapos yung iba ay mag-blur siya. Kumbaga blur yung ibang parte ng product. Pero yung focus natin ay yun talaga yung mag-focus. Okay? Pero kung halimbawa gusto natin i-focus lahat yung picture. Example, lalayo tayo. Okay? Mag-zoom out tayo. Yung buong product yung ating i-picture ay dapat i-set po natin sa at least 5.6 yung aperture or hanggang 8 yung aperture niya. F8 or F5.6. Pero kung halimbawa gusto natin pong i-picture yung ating product na naka-zoom out or gusto natin halimbawa ito gusto natin makuha lahat yung feature ng remote na to ay kumbaga ay i-set natin ang ating aperture sa mataas. Example, F5.6 or F8. Huwag po tayong magpataas talaga. Halimbawa F22 yung mga expertong photographer po hindi po nagre-recommend na itaas natin sa F11 or F22. Although yung F22 po or pati F11 ay ginagamit po sa landscape, hindi po yung recommended sa product kasi kung halimbawa product yung ating ipipicture, kung halimbawa pupunta po tayo sa F22 ay kumbaga nag-curve na yung lens. Okay? Umabot na siya sa curve ng lens. Ibig sabihin po nun ay maximize na yung ating lens. Kaya huwag po tayong pupunta sa F22 or F11 hanggang F8 lang po. Okay? Yung ating aperture. So, ipapakita po natin ngayon. So, yan po. Hindi ko po alam kung nakikita ninyo ang ating setting ngayon. Okay, yan po ang ating shutter speed. Yan po ang ating aperture. So, sa nakita niyo po ang ating aperture ay na-adjust po yan. Na-adjust po yan siya. F11, F18, F14. So, kung halimbawa product photography po, tapos ipofocus natin talaga yung certain characteristic na product ay ilagay po natin yan sa pinakamababa. Ito po, ang ating lens po ay hanggang 3.5 lang. Pero maganda na po yan, yung 3.5, napakaganda na po ng focus niyan. Tapos ang ating shutter speed po ay, kung halimbawa madilim, okay? Laksan natin ng konti, okay? Huwag lang natin pong ilagay ito sa pinakamababa talaga. Kasi kung halimbawa bababa talaga ito, ay tatagal na po ang ating shutter speed. Kumbaga ay hihina na yung pag-example picture natin. Okay? Yan, matagal po siya. Ibig sabihin, kung halimbawa magalaw natin ay mag-blur po ang ating capture. Kaya huwag po tayong mababa dito. In my case po ay normally ang gamit po is nasa 1.30 or 1.5 po yan siya. 1.5. Tapos, kinukompensate ko po yung ilaw sa ISO. Dinagdagan ko lang yung ISO. At para sa po sa ating ISO, halimbawa ISO 100,
lagian nantinya sa ISO at least mga 400, okay? ISO, huwag po tayong pataas ng ISO kasi kung halimbawa tataas na po sa 400 ay magkakaroon na po ng mga blur ng tinatawag na yung dumi, yung ating picture, okay? So hanggang, kung mabuti, kung halimbawa hindi naman po madilim ang ating setting, ay huwag po tayong tataas ng 400, okay? Hanggang ISO 400 lang po. Pero kung halimbawa maliwanag naman, ay huwag po natin gawing hanggang dito lang po tayo sa ISO 100 kung halimbawa maganda naman yung ilaw. Okay, so umpisa na po natin. Maybe ang unahin po natin i-picture ang ating helmet, okay? Ito po ay isang bagong helmet pero nagamit ko na minsan kaya kung halimbawa ibibenta po natin yan sa Shopee ay ilagay nating use na, okay? Although 98% na bago pa rin po siya pero kailangan natin ibenta ng use kasi nagamit ko na nga, okay? So yan po ang ating unang i-picture ngayon. Big.